show. My daddy took to stealing and he got hanged. And it don't look like I'll never stop my wandering. What's up, mga ka-drops? Welcome back to our YouTube channel again. You are now watching Ibot TV. Kung sa tingin mo hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe my channel and like this video. And huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload nating video. So mga ka-drops, meron tayong papanoodin na isang music video o cover video na in-upload ng ating katrops din na si Roncaster Music. Ito yung kanyang channel, Roncaster Music sa YouTube. So panoorin natin itong in-upload niyang video na kung saan siya ay kumanta ng Wandering by James Taylor. Kinover niya yung song. So ang sabi niya kasi sa akin ay lahat ng kanyang video na in-upload ay puro naka-copyright, samantala siya naman ang nag-cover ng song na in-upload niya. So panoorin natin itong video na sinasabi niyang isa to sa mga naka-copyright na songs. Napakaganda kasi ng kanyang boses at saka ng pagkagawa ng kanyang cover song. So tignan natin kung ano bang tunay na nangyari, bakit na copyright itong song niya. So huwag natin patagalin pa, mga katrops. Panoorin natin itong kanta na kanyang kinover, Wandering by James Taylor. Sa umpisa pa lang talagang parang original, kung mapakinggan nyo talagang ang ganda ng kanyang boses, di ba? From New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll never stop my wandering. Siguro sa tingin ko kaya siya naka-copyright dahil wala siyang hindi siya nagkaroon ng introduction about sa kakantahin niyang cover song. So dapat para hindi siya maka-fret siguro, nag-introduction muna siya about doon sa kanta na kakantahin niya para hindi siya masyadong maka-fret siguro. Siguro parang original eh. Original yung kanta, wala siyang binago sa kanta. Wala siyang binago sa music, sa ginawa niya ang paggitara siguro. Tsaka yung lyrics, wala rin siyang binago. Sana mayroon siyang binago doon kahit na magsalita man lang siya kung introduction o kaya doon kalagitnaan na may sabihin siya tungkol doon sa kanta na yun, di ba? Para hindi siya maka-copyright siguro. Diyan nagtatapos, mga katrops. Diyan nagtatapos yung pinanood nating cover song na ginawa niya. So ang masasabi ko dito sa kanyang kinover song, dapat may dapat magkaroon siya ng introduction doon about doon sa kanyang kakantahin para hindi naman siya maka-copyright. Tapos kahit na kalagitnaan habang nagtututog siya, baguhin niya na magsalita siya about dun sa kinakanta niya sa kaligitan, o kaya mag-shoutout siya, bumati siya para pag ma-review ni YouTube, hindi siya magkapareho yung kinanta niya kasi nagbago, may binago siya. So yun lang masasabi ko kasi makaka-copyright siya dahil sa wala siyang binago dun sa kanta na in-upload niyang cover song. So mga katrops, just comment below na lang kung ano masasabi nyo dito sa cover song na kanyang in-upload.
sa YouTube. So, malaki-laki na sana yung ano, sa loob ng 4 months, nasa 5.K views na yung kanyang in-upload na cover song na video. So, mga troops, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Bye-bye!